Magandang umaga mga kabertulis. Ngayon, ito naman po ang ipapakita ko sa inyo ang aking mga koleksyon. Koleksyon ko na mga pulupot na gamit sa pampaswerte. Ayan po. Ito mga gamit na pampaswerte, katulad ng barbecue na ito. Ayan. Ginagamit po ito sa tindahan. Ito po ay para po may mukha po siyang nakapikit. Ayan. Kung titigan niyo po, ito ipapakita ko sa inyo kung anong tsura nito. Nakapikit po siya. Ito yung bibig niya. Bibig na po ito. Ito yung sandali. Ito yung bibig. Ayan. Ito yung ilong. Ito yung mata. Mata na to. Na nakapikit. Ayan. Kung sa malayuan, nakapikit po yan. Yan po ay may gabay. May gabay po siya. Kakaibang kahoy po ito. May mga bukol-bukol. Para po siyang barbecue na nasusunog. Ayan po. Ito po ay dignum na kahoy. Pero gamit ito sa pampaswerte. Pampaswerte sa tindahan. Ito naman yung nakuha namin nung linggo. Ito po ay nakadikit po yung kahoy na ito. Nilagyan ko lang kasi na tanggal. Ito ay sa negosyo din ito. Yan ay sinasabit sa tindahan para kapit na kapit po yung swerte mo. Ayan, kapit na kapit po yung swerte. Kahit sino po yun nag-iingit sa iyo, yan po ay hindi po siya makatalab yung kanyang binabalak na mga ano na gawa sa kulam o palipadangin o di kaya sumpa na ikay hindi lagi ka pong mamalasin sa iyong tindahan. Parang walang bibili sa tindahan mo. Kasi meron din mga tao na ganyan. Meron po siyang iniipit sa tindahan mo na hindi lalapit yung mga customer sa iyo. Parang wala talagang customer na lalapit sa iyo. Yun, ewan ko lang kung may nangyayari na yan sa mga may mga tindahan, may mga negosyo na kunti lang po yung pumupunta sa kanila, sa tindahan nila. Dahil po yan may mga nakaipit dyan na either nakasulat sa papel o nakasulat sa itim na tela o di kaya ay merong pula na merong tali o nut o tinali sa ano. Yan po ay may mga bulong po yan, bulong na Latin, para yan ay ikaw ay mamalasin. Kaya kung sino dyan ay nakaranas ng ganyan, hanapin nyo yan sa mga butas-butas dyan. O baka nakaipit lang sa tindahan nyo, nakaipit lang dyan sa kung saan ang mga may mga butas dyan. Tingnan nyo po, halughugin nyo po yung ano, linisin nyo muna. Tapos magpausok po kayo ng insenso. Yan po ang mga epektibong na lalayas yung mga masamang espiritu. O di kay humingi kayo ng holy water sa pare. Tapos basbasan yung paligid, lahat yung paligid bago kayong magtinda. Yun ang gagawin nyo, insenso. Wag lang asin, kasi yung asin ay malas din yun, yung asin, pag hindi ka marunong gumamit ng asin. Ang asin yan natutunaw. Parang yan natutunaw yung negosyo mo na hindi lalago, matutunaw. Mas maganda yan yung asukal eh. Yung asukal ilagay mo sa uling na may insenso. Yan po ay parang, kasi matamis yan. Parang mga langgam na, parang katulad din yung mga langgam, yung mga customer mo, mga langgam yan.
na papasok lang, yung bibili lang yan sa'yo, yan tandaan nyo. Yan ang asukal ay ginagamit din yan sa papaswerte. Tandaan nyo yan. Yung asin, pang taboy malas lang, pero huwag nyong itapon sa kahit saan saan sa bahay nyo. Kasi malas yan. Malas talaga yan kasi natutunaw po yan. Ang asukal, hindi yan natutunaw, ay tumitigas pa yan. Pero kung mabasa yan, siyempre maano yan, matutunaw yan pag mabasa. Pero kailangan gamitin mo lang sa tama. Gamitin mo lang sa pampapausok. Ilagay niyo doon sa ano, kahit ano lang, parang ganito lang. Ilagay niyo sa either sa bao ng niyog na may uling, o di kay ano, o di kay sa may ano na lang, hanap kayo ng palayok, o di kay parang ano, planggana na ano siya, gawa sa palayok na parang ano siya, parang putek na pinagawa siya ganito, para hindi yan, kasi kung bao ng niyog, masusunog yan. Yan yung gagamitin nyo yan pang ano, pampausok. Yan po yung napaka-epektibo. Yan ang ituturo ko sa inyo, kasi kalabanan ng mga nagninegosyo, yan po ay minamalas talaga sila, walang nagtitinda. Kasi mayroon po yan, may mga orasyon po yan, may mga Latin po yan, na para yan sa sumpa, o para yan sa mga isinusumpa ka ng ganun, na walang bibili sa iyo ganun. Parang meron diyan na Latin na inisuksok lang yan, ilagay sa butas ng inyong tindahan, ng mga butas-butas niyan, o papel na maliit, puluputin lang yan. Kasi meron din akong na pinagaling ng sa tindahan na ganun, na na-discover doon, na may naka lagay doon na mga na ano yun, nut, o di kaya tali yun, kung sa baga may tali yun na pula at saka itim, tapos meron dyan na sinasambit na mga Latin. Pag hindi ka marunong kumuha yan, kukunin mo lang yan, hindi mo alam kung paano mo malubad, kung paano mo yan itanggalin yung sumpa, ikaw yun na matatamaan. Kailangan kompleto yung ano mo, basbasan mo ng holy water, insenso at langis. Ipatakan mo yan, yung ganon, yung example tali, nakita mong tali o pula na mayroong Latin na ganon, patakan mo yan, ng lagyan mo ng insenso, puluputin mo yung insenso doon, yung langis, patakan mo ng langis, bindita, parang anan, patakan mo din ng bindita, tapos ilagay mo dun sa ano, isunugin mo siya, sunugin mo sa malayo, hindi sa bahay mo ha. Pero pagkatapos ng gusto mo na magbukas, ang gagawin mo, asukal, insenso at langis, ipatakbo nun, ilagay mo dun sa uling, at saka ipapausok buong paligid ng inyong tindahan. Pagkatapos yung holy water, yun ay ibasbas mo dun sa tindahan nyo. Yan po ay malinis na. Wala na yan na gamo-gamo, o wala na yan mga samong-samong, o di kayo wala na yan mga elemento o mga bad spirit. Yan po ay lilisa na po yan. Yan po ay tandaan nyo. Ayan. Tapos sa mga may naramdaman na kakaiba sa katawan, ipapagamot nyo yan. Kasi pag kahit nagtitinda po kayo, pag may karamdaman kayo, siyempre pag may karamdaman kayo, hindi kayo magtitinda magpapahinga kayo. Walang binta yan, kasi nagpapahinga kayo. Yun nga ay kailangan ipapagamot nyo yan. Sa kung may malapit yan na manggagamot, magpapagamot kayo. Huwag nyong hayaan na matagal pa yan. Kasi pag malala na kayo magpapagamot, mahirapan yung magagamot, maggumamot ng karamdaman nyo. Katulad din yung mga may tama sa breast cancer, may mga ano, pwede kay kidney trouble, o sa kahit sa ano mo, sa may tubig yung baga mo, yung mga naramdaman nyo, dapat ipagamot nyo na. Pwede kay magpa-check up kayo sa doktor para matingnan nyo o negative kayo, o kung anong mga pwedeng i-apply sa inyo.
Ayan, mga kabertudes, may kalaman naman kayo na narinig sa akin. Yun lang ang dapat, ano, yanon nyo lang i... Paulit-ulitin nyo lang yung video ko para malaman nyo kung ano mga sinasabi ko rito. Ayan, ito mga kabertudes, ito yung pulopot na baging at saka kahoy. Mabisa din ito sa negosyo. Ayan, parang kinakapitan yung ano, kapit yung swerte. Ito din, ito yung barbecue. Ayan po ay pwede sa kabal ito. Pwede yan sa pampaswerte sa negosyo. Pulopot na baging. Ito yung mga pulopot din ito at saka lagpasan din ito. Ito ay tagus din. Ayan. Ayan, parang kapit na kapit. Higpit na higpit ang swerte na yung tatahakin sa inyong buhay sa pagninegosyo mo. Kagaya nito. Ito lagpasan at saka panumbalik. Ito ay napakabisa po ito sa tindahan din. Pampaswerte. Pero ito ay gamit ko ito. Ayan, nakita ko lang mga gamit ko, mga collection ko. Ito din, collection ko din to. Ayan, pinakita ko na to noon, pinakita din ito ng kapatid ko. Ayan, mga collection ko yan na, ayan po ay, dumikit po yung, ano, dumikit sila. Yung, ito ay kahoy. Ayan, kahoy, nagkatikitan po silang dalawa, parang nagkahawakan. Ayan po, maganda po yan sa negosyo. Ito yung pulopot. Kahit ano sa pang pampaswerte, protection, mga pulupot na ito, iswerte ito talaga. Yan, tuhod-tuhod yung tawag dito o pulupot kung sa Tagalog. Ito, parang barbecue din ito na ano, ito parang may itlog. Ayan po ay pampaswerte din ito sa tindahan. Yan, may mga ano, ito din. Yan pulupot po yan. Yan po pambiswerte. Ito din yung gawa ko. Bagong gawa ay pinasinagan na natin to sa buwan. Yan kabilugan buwan. Itong ginawa natin, ahas lang yung naisipan natin eh. Pero yung ahas, kasi yung sinasabi yung ahas nasa demonyo daw. Pero hindi po yan. Kasi depende naman sa paggamit mo. Depende naman po yan sa paggamit ng iyong baston. Ito po ay may mga kahulugan. Ito sigils. Lahat nito na mga nakita, sigils po yan. Ayan, makikita mo yan. Ito yung ginawa po natin. Maganda na ito ay malakas na ito sa pinasinaga natin sa buwan. Ayan po, mahaba po yung buntot po yan ng umiikot na parang ahas. Ayan. Ayan mga kabertudes, shoutout po na sa mga vloggers natin, shoutout sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin, shoutout po sa lahat. Shoutout kay Madam Cathy Closer, Ginelin Sigwa, Ria Parula, Nanay Su, Mergin Alberto, Poor Heart, sa kay Alexandra Chanel, Mickey at Leo, shoutout. Muni, Jacob at Ricky, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat, sa mga taga-subaybay natin. Shoutout po sa kay Alfredo Baisan Jr., Jun Flamingo Vlog, Really Vlog, Tony Puhida, Bato Buhay, Mocha Anthers, Motia Collectors, Ilunggo TV, Nunin Mix Vlog, Kamangyan TV Vlog, shoutout. Shoutout sa kapatid ko, Leo Ari The Hunter, sa kay Sparkle Band, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din sa kay Alice Abad, kay Nitz Mansano, kay Roslyn, kay Edna Aquino, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Nali Ambrosio. Shoutout sa kay Mary Usay, shoutout po sa kay Tipens Vlog, sa Torino family, Kalino family, Ari family, sa pamilya ko, shoutout sa mga kaibigan ko, sa mga nagasubaybay sa ating channel. Sana po ay dumami na kayo na manonood nito, kasi ito po ay lagi, ito po ay magbibigay sa inyo ng swerte at saka yung mga kalaman na
binahagi ko sa inyo, yan po ay napaka-epektibo po yan. Epektibo po yan kasi yan may mga negosyante tayo na palagi nakasubaybay sa atin. Yan po ay mga testimony na po yung ginawa nila, yung mga advice ko. Yan po ay ngayon ko lang i-advise inyo para makatulong naman po sa mga merong mga tindahan dyan. Try nyo po, hanapin nyo po. Pag kayo po ay minamalas, may mga nilalagay dyan na mga example, sa kabila may tindahan. Baka may ginawa sa iyo yung kabilang tindahan sa iyo. Tapos sa iyo hindi bumili, sa kanya maraming bumibili. Ibig sabihin, dati maraming customer na bumibili sa iyo at ngayon wala na. May ginawa yan na sa iyo sa tindahan mo. Tingnan mo diyan kung ano diyan. Tapos pag makita mo siya, lagyan mo ng insenso, patakan mo ng holy water, patakan mo din ng langis. Kahit anong langis, basta yung langis, tandaan nyo po, dapat yung langis nyo ay merong ano po siya, basbas. Meron pong dasal para ang ginawa niyang sumpa sa'yo ay lilisan at saka matanggal. Kung sa baga, maputol yung sumpa na yun. At saka yung mga ano, yung babalik yun sa gumagawa. Babalik yun talaga. Siya naman ang mag-suffer sa ginawa niyang kalukuhan. Ayan, mga kabartodes. Ito pa yung mga ano, pinasinaga natin ng buwan. Yung ano. Ayan po. Ayan, mga koleksyon natin. Ayan. Mga koleksyon natin. Na, ano. Ngayon, umaga na. Nakikita nyo na yung mga sari-sari nating mga koleksyon ng kahoy, nagiging bato, batong lutang, tikong bibig, kidlat, at meron din tayong kahoy na nagiging bato na yung parang jasper po siya. Ayan, si cucumber, santo ara, ayan, mga suso, mga libona, kabibi, ayan po. Yung bato na taklubo ng perlas, nagiging bato na. Ayan po yung mga langis natin, sinag-araw. Ayan, bulala po. Ayan po. Yan lang mga kabertudes. Magandang umaga. Paalam muna tayo. Ingat kayo lagi. God bless sa inyong lahat.